no, isang magandang hapon sa inyo mga kapatid. Okay. So, i-update natin itong project no, yung mga infrastructure flagship no ng DPWH. Ayan no, nandito pala tayo ngayon sa May Coastal Road. Ayan. So, unang-una nandito sa listahan natin na para malaman natin yung mga project no ng mga malalaki. I-update natin ito no. Itong number 1 at least lang makita natin yung mga flagship no infrastructure no na pinunduhan ng JICA no ng mga JICA hapon. Okay, so number 1 sa listahan natin. Ayan no, so medyo mahangin dito. Okay, so number 1 ito sa listahan natin, yung Laguna Lakeshore Road Network Project no, phase 1. Ayan no, so andiyan sa atin natin, ipa-flash natin sa picture. So ayan, no, yan yung Laguna Lakeshore. So sa mga details diyan, sa mga ano wag na, hindi na natin sinali para hindi mataas yung video. So ayan ang Laguna Lakeshore no Road Network Projects no sa phase 1. Next, ang sunod naman no, constructed by ano, constructed by from 2024 magi-start diyan no to 2027. Ayan. So yan ang Laguna Lakeshore. Next is Dalton Pass East Alignment Project. Ayan. So yan no, kita natin sa plug, ipa-flash natin sa yung picture yan. Yan yung Dalton Pass East Alignment Project. So iko-construct yan from 2026 to 2033 no, napakataas no itong Dalton Pass East Alignment Project. Para kasing mayroong parang may tunnel din yan no. Kaya ganun ka haba yung ano yung pag-construct no. Dahil 4 lanes yan standard no. So ayan, 4 lanes, so medyo malaki-laki na project. Next is yung Bataan Cavite Interlink Bridge. Ayan no, so ipa-flash na natin yan ang picture ng Bataan Cavite Interlink Bridge. So magkukonstruct yan by 2024 to 2029. So mataas ito no, nasa 32.15 kilometer. So yan no, interlink no, from Bataan Cavite Interlink Bridge. Ayan. Next, yung number 4, no? Yung Bataan, Guimaras Negros Island Bridge. Ayan, no? So, yun ang number 4 natin. Bali, 7 kasi yung DPWH Infrastructure Project flagship. Okay, so yun, no? Panay, Guimaras Negros Island Bridge. So, yung timeline nito from 2026 to 2023. So yan, ipa-plus natin yung Panay Guimaras Negros Island Bridge yan. So 2026 to 2030. Ayan. Next, sa panglima natin sa listahan natin ng DPWH Infrastructure Project, itong San Juanico Bridge Project connecting Samar and Leyte provinces. So magi-start 'yan actually 2023 to 2029. Baka sinimulan na ito no. So 'yan ang picture ng San Juanico. Pali ito yung pangalawa. Actually may San Juanico Bridge but ito yung I think pangalawa no. Second project. Ayan yung next natin, pang-anim. 'Yon, Samar Pacific Coastal Road Project. Ayan, so i-implement ito by 2024 to 2028. So ayan o, oh, ipa-flash natin yung Samar Pacific Coastal Road Project. Ayan. Ayan o, oh, next pang-pito. Last. Okay, so itong 6.5 no,
kilometer, 65.5 kilometer. Central Mindanao High Standard Highway Construction Project from Cagayan de Oro to Malaybalay. Malaybalay, I think Bukidnon. So constructed from Ayan, yung last natin, yung pangpito. Itong 65.5 kilometer Central Mindanao High Standard Highway Construction Project from Cagayan de Oro to Malaybalay. Ayan, no? So sisimulan yan, constructed from 2026 to 20. Ayan, yung last is itong pangpito. Itong 65.5 kilometer, you know, Central Mindanao High Standard Highway Construction Project from Cagayan de Oro to Malaybalay. So Malaybalay parang nasa bukid nun yan. So ito yung isang malaking project, no, sa Central Mindanao. Isa sa mga flagship infrastructure project dito sa Central Mindanao. Ayan, no, sisimulan ito, constructed from 2026 to 2030. Okay, so ayan.